Magandang araw o gabi saan ka man naroroon. Ngayon ay magbabahagi tayong muli ng padalang kwento. Kung bago ka lang dito ay mag-subscribe ka muna. Sa muli, ang inyong lingkod, Dan. Simulan na natin ang kwento. Matagal na panahon na ang lumipas. Mga 15 anyos lang ako noon. Ngayon kasi ay nasa 50 na rin ako. Nakatira kami noon sa may paanan ng bundok sa isang bayan sa Northern Mindanao. Wala kaming kapitbahay talaga. Tanaw naman namin ang ibang mga bahay pero malayo pa talaga ang mga yon. Sobrang tahimik sa lugar namin. At nabubuhay kami sa mga pananim namin. Wala mang kapitbahay ay marami namang dumadaan doon sa may likod ng bahay namin. Parang doon banda kasi ang daan paakyat sa bundok. Tuwing umaga ay may mga dumadaan doon. Mga ngaso, mga nag-uuling, at mga magtutroso. Siyempre, ilegal ang mga ginagawa nilang yon. Pero sa dalas nilang mapadpad doon, halos kilala na rin namin ang mga pangalan nila. Kung minsan ay nakikisilong din sila sa kubo namin kapag sobrang lakas ng ulan. Paminsan-minsan ay may dumadaan din doong mga hikers. Mga dayo na madalas ay galing pang Visayas o Luzon. Kinukuha nila akong guide kung minsan noon at nagkakapera naman ako dahil doon. Pero sa lahat ng mga dumadaan doon, ang mga armadong rebelde ang pinakaayaw naming makita. Mga ilang pagkakataon din sa pagkakaalala ko na may dumaan doon sa likod na mismo ng bahay namin. Mga rebelde at armado. Direk pa ang araw noon pero mabuti na lang at wala naman silang ginawang kung ano sa amin. Balik tayo sa kwento ko. Isang araw ay umuwi si kuya sa bahay na may dala ng babae. Galing sila sa Cebu noon dahil doon nagtatrabaho ang kuya ko. Ang sabi nila ay mag-aasawa na raw sila. Galit na galit man ang mga magulang ko ay wala naman silang nagawa. Kinabukasan niyan mga bandang alas 5 siguro ng hapon. Pagabi na rin noon, napadaan doon ang isa sa mga magtutroso na madalas talagang napapadaan. Nakalimutan ko na ang pangalan pero itago na lang natin siya sa pangalang Robert. Humingi siya ng tubig at nagkataong si Ate Melba ang nasa labas. Si Ate Melba ang babaeng inuwi ni Kuya Ray. Binigyan naman siya ng tubig ni Ate Melba pero nagtaka ko noon nung may sabihin siya kay Ate Melba. Aba, magdadalawang ba na yan ah? Uwi ka nito. Agad na napatanong si Itay noon kasi narinig niya rin yon. Teka, ano bang ibig sabihin mo, pre? Tanong ni Itay sa lalaki. Ah, wala. Wala lang yon. Salamat sa tubig. Muna na ako. Sagot naman ng lalaki. Pero iba talaga ang tingin niya kay Ate Melba. May ideya naman ako noon kahit papaano. Lalo pa at nakakapagtaka naman talaga na inuwi na talaga siya ni kuya sa bahay. Hindi nakatiis si Itay at tinanong niya si Ate Melba kinagabihan. At yun nga, di man nala tayo magdadalawang buwan na pala ang laman ng tiyan ni Ate Melba. Nagdadalang tao na pala ito. Mabuti na lang at nung nalaman yun ng mga magulang ko, nakaramdam din naman sila ng pananabik na magkaapo. Maliit lang ang bahay namin at mahirap lang talaga kami. Kaya nagsisiksikan kami noon sa isang kwarto. Bale, si Kuya Ray at Ate Melba sa isang higaan. Tapos, sa sahig naman ay naglalatag lang kami ng banig kasama ang dalawa ko pang maliliit na kapatid. Lima kami sa isang kwarto na maliit lang. Dahil nga nagbubuntis na si Ate Melba ay pinatakpan ni Itay ng trapal ang bintana. Yung tipong kapag umaga ay nirorolyo lang pataas tapos kapag gabi ay binubuklat. At nirorolyo naman pababa para may takip sa bintana mula sa labas.
Hindi ko alam kung meron din ba sa inyo dito na gumagawa noon dati. Manipis lang kasi ang kurtina, kaya kung walang ganoon ay makikita pa rin talaga ang nasa loob mula doon sa labas. Lumaki naman kasi kaming naniniwala talaga sa mga aswang. Kaya nag-iingat din talaga kami. Isang hating gabi noon nung nakarinig ako ng mga yabag ng paa sa may labas lang ng bahay. Sa likod kasi ng bahay ay may mga kahoy panggatong. At may mga patay na dahon na nalalaglag mula sa punong kahoy doon banda. Kaya kapag may naglalakad doon ay maririnig mo talaga. Antok na antok ako kaya inisip ko na lang na baka hayop lang o ano. Pero naririnig ko talaga. Palapit ng palapit sa bintana hanggang tumigil ang tunog. Medyo nagising na talaga ako ng tuluyan noon. Pinakiramdaman ko na lang ang nasa labas. Nakatalikod kaming lahat sa bintana. Bale, ang ulo namin ay nasa may bintana. Hindi ako gumagalaw noon pero dinig na dinig ko ang unti-unting pagkapunit ng trapal na pinangtakip namin sa bintana. Na parang may napakatalas na bagay na pumunit noon para makita ng kung sino mang doon ang nasa loob. Kuya, ate! Pabulong kong tawag sa kanila kasi alam kong kakaiba na talaga ang nangyayari. Hanggang sa tumigil ang tunog ng pagkapunit ng trapal. Hindi pa rin nagigising sila, kuya, kaya marahan na akong bumangon at tinignan ko ang bintana. Sa pag-asang wala naman kung anong nandoon. Pero sa pagharap ko sa bintana ay agad kong nakita ang isang pares ng mapupulang mata. Madilim man ay naaaninag ko pa rin ang nakakatakot nitong mukha. Nakayuko lang ito at nakatingin sa loob na ang buong atensyon ay kay Ate Melba. Naglalaway rin yun na parang hindi niya man lang ako napapansin. Mabilis lang yon. Mga ilang segundo bago ako napasigaw sa labis na kaba. Umiyak na rin ako noon kahit 15 anyos na ako. Agad na napabalikwas ang kuya ko noon at napatingin sa tinuturo ko sa bintana. Sa gilid ng higaan ay tinatago lagi ni kuya ang patalim niyang gawa sa tanso. At mabilis niya yung kinuha. Doon na natauhan ang aswang pero nahila pa ni kuya ang kamay nito at nasugatan gamit ang patalim. Dahil may dugo ang patalim at meron ding mga patak ng dugo sa may bintana. Kaya sigurado kaming nagawa nga siyang sugatan ni kuya. Nagulat sila itay noon nung makita nila ang naiwang ebidensya na may aswang talagang gumambala sa amin noong gabing iyon. Sinubukan pa nilang tignan yon sa labas pero wala silang nakitang kahit ano sa paligid. Tinakpan ulit namin ang tela ang bintana. At dahil malaki naman ang sala kaysa sa kwarto, doon kami naglatag ng higaan. Sama-sama kami doon dahil mahirap na pag nagkataon. Wala akong tulog masyado ng gabing yon. Dahil hindi maalis sa utak ko ang nakakatakot na mukha ng aswang. Kinaumagahan, nagulat kami dahil yung plywood na dingding ng kwarto, punong-puno ng mga putik. At hindi lang yon. Parang mga kalmot ang mga yon na may mga marka talaga sa mismong plywood bukod pa sa mga putik. Ang lahat ng mga yon ay nasa bandang bintana lang ng kwarto. Hindi yun agad namin nilinisan. At sa mismong umaga din na yan, dumaan ang mga magtutroso. Nakita nila kaming takang-taka pa rin sa mga kalmot sa dingding. At may isa sa kanilang nagtanong. Sinagot naman yun ni Itay pero ang mas nakatawag ng pansin namin ay ang kanang braso ni Mang Robert na hindi na nga lumapit talaga sa amin na parang hindi ito kunwari interesado. Talagang nakakatawag yun ang pansin dahil nakabenda yun ng puting tela at mahaba ang benda na parang mahaba din ang sugat doon. Pumasok agad sa isip namin ang aswang na
nagawa pang hiwain ni Kuya ng tanso na patalim. Tinanong siya ni Itay kung napaano ba ang braso niya. Ang sabi naman nito, tinamaan daw niya ng itak nung naglilinis siya ng mga matataas na talahib sa bahay nila. Mahaba ba? Tanong naman ni Itay dito at tumango naman din si Mang Robert. Pagkaalis na pagkaalis nila ay sinabi ng kuya ko na sa kanang braso din raw niya nasugatan ang aswang na umatake nung isang gabi. At kitang-kita sa mukha ni Mang Robert ang galit. Hindi naman siya ganoon sa ilang buwan na rin niyang dumadaan siya sa bahay namin. Ang sabi ni Itay noon, walang dudang si Mang Robert nga ang nagbalak na mangbiktima sa ipinagbubuntis ni Ate Melba. Magbabantay daw kami sa gabing ito, sabi ni Itay. Sumapit na nga ang gabi. Sinigurado naming nakalak ang mga pinto namin at bandang alas 9 ay pinatay na namin ang mga ilaw. Sinabihan na rin ni Itay sila Ate Melba at si Inay na matulog na muna. Kasama na rin ang mga kapatid ko. Bale, kaming tatlo na lang ang nanatiling gising. Si Itay, ako at si Kuya. Sa sala pa rin sila natulog noon. At doon din kami ni Kuya habang si Itay ay nandoon lang nakaupo sa may kusina namin. Nung gabi lang na yun nakita at nalaman ko na may baril pala si Itay. Ang sabi niya, pinamana pa daw sa kanya ng lolo ko. Umabot ang mga hating gabi at sobrang inaantok na talaga ako. Nang biglang nakarinig kami ng tunog ng baboy. Nakakapagtaka syempre dahil wala namang napapadpad na ganun doon banda sa amin. Sinenyasan kami ni Itay na manahimik lang. Pigil hininga kami noon. Maya-maya pa, tumigil ang tunog at isang nakakabinging katahimikan ang pumalit. Lumipat si Itay sa may sala at mga ilang minuto rin niyang sinisilip-silip ang nasa labas mula sa bintana. Hanggang sa bigla na lang naming narinig na parang pinipersa ng buksan ng pinto namin sa may kusina kung saan ang galing si Itay. Kadena lang kasi ang lock doon. Marahan kaming naglakad doon at kitang-kita ko mismo ang kalahati ng braso na nakapasok na sa pinto. Inilawan ko yon gamit ang dibaterya pa naming flashlight. At kitang-kita namin na pilit nitong sinusubukang tanggalin ang katena. Pero hindi na nag-atubili pa si Itay at pinaputukan niya yon ng magkakasunod. Hayop ka, Robert! Alam kong ikaw yan. Sigaw pa ni Itay. Nagsigawan ang mga kapatid ko noon sa takot at pagkagulat sa putok ng baril. Dinig na dinig namin ang sigaw ng aswang na mabilis ding lumayo. Sigurado akong tinamaan ni Itay ang braso dahil nakita ko mismo yon. Pagbukas ng pinto ay nagkalat ang dugo sa labas ng bahay pero kahit anong halugog namin sa paligid ay wala na kaming nakita. Kinaumagahan ay nilibot din namin ang gubat. Subalit wala naman kaming nakita ang kahit anong patay na katawan. Gayunpaman, hindi nakasama si Mang Robert sa mga dumaan na magtutroso ng umagang yon. Sinabi namin sa mga kasamahan niya ang lahat ng nangyari at ang mga duda namin kay Mang Robert. Nagdinginan lang ang mga ito na parang hindi sila nabigla. Ang sabi nila, matagal na rin daw kasing may napapansin silang kakaiba kay Mang Robert. Hindi namin alam kung anong nangyari sa kanya, kung namatay ba ito sa tama ng bala o kung nakatakas. Hanggang dito na lamang po. Maraming salamat kung mapili niyo ito.